Good day and welcome back dito sa ating channel. Ayun, punta tayo ngayon ng San Pedro, Laguna. Saan si Baby Uno? Baby Uno, sama ka? Hindi, diyan lang. Dadaan ko na rin sa school niya. Total, magsisix na naman. Yun, kasi 6:30 yung time niya sa school. Yun, dadaan ko na sa school niya. Dadaan ko pa rin dalawa natin kasama, guys. Yun, tapos, ito yung ano, dala ko na rin yung water pump. Ayan, kasi tayong bumili lahat ng gamit. Nag-down lang si owner sa atin, guys. Ayun. Ito na, guys, yung ano, yung ating water pump. Ayan, nilabas ko na sa kanyang karton. 1 HP na Eurostar din. 40 liters yung bladder tank niya. Yun. Na ito yung kanyang ano, specs niya dito sa gilid, guys. Yung specs ng water pump natin. Saka yung bladder tank natin. Bali, ang setup nito, guys, is meron na silang existing na ano, na storage tank. Ayan. I-re-repipe lang natin yung ano nila kasi PVC pipe din may mga leak na yung ibang part. Tapos i-ice natin, lalagyan natin ng bypass. Yan. Ayun, papalitan natin yung mga PVC pipe na yan. Gagawin natin PPR pipe. Yun. Tapos namaya pakita yung sa loob ng storage tank. Tapos ito nga palang pipe or tobo na papasok doon sa loob ng storage tank. Lalagyan din natin yan ng ano, ng gate valve, pero dito kan sa baba, sa parting baba ilalagay kasi para abot nung gagamit. Then lagyan din natin yung union patente. Tapos yung loob niya na ito, yun, no. Nakita niyo, mapasira yun sa ano, faucet, kung pansin niyo sa nakalubog din sa tubig. Kaya yan naawas minsan. Pag magpupuno sila, manual nilang bubuksan yung faucet. Ngayon papalitan natin siya ng float valve. Tapos inuuna ko nga palang linyahan itong mula sa motor or galing sa storage tank, papunta doon sa water pump natin, doon sa motor. Tapos naglagay ako ng tiyo yun, may check valve, gate valve siya. Galing yan kay ano, service provider for emergency lang, guys. Gusto kasi ni owner, if ever itong storage tank is lilinisin nila, meron pa rin silang tubig galing sa baba. Kasi actually malakas naman yung tubig dito. Itong water pump, ang purpose lang naman is magbubus ng tubig galing dito kay storage tank. Pero yung sa loob or galing sa service provider, guys, is malakas yung tubig. Kaya lalagyan din natin ng bypass. Ang setup kasi nila dati dito, yung galing kay storage tank is, or galing kay service provider, dadaan muna kay storage tank. Then by gravity is pupunta siya doon sa loob ng bahay. Ngayon, ang nangyayari, ang patong nitong storage tank is hindi ganun kataas. Ka-level lang itong second floor. Kaya doon sa second floor na storage tank, or sorry, na pang-faucet, is masyadong mahina na, or minsan wala na rin. Yun, kaya ayusin natin yung setup, lalagyan natin ng bypass. Yun, naglagay tayo ng mga check valve yan. Yan, para hindi mag-backflow. Itong purpose nito, para hindi mag-backflow yung tubig galing kay service provider papunta sa ilalim ng storage tank. Kasi kahit maglagay tayo ng float valve doon sa taas, kung ito naman is walang check valve, mag-overflow or aawas yung ating storage tank. Yun naman is dito dadaan sa ilalim, kaya naglagay tayo ng check valve. Yun, oh. Pag inopen ko to, ay makita nyo, galing kay storage tank, guys, yan. Yun. Tapos dito sa ilalim, maglalagay din tayo ng check valve, yung after itong gate valve na yan, para naman yung galing kay storage tank hindi mag-backflow papunta kay service provider once na nawalan ng tubig kay water service or kay service provider, or magkaroon ng water interruption, guys. Yun. Baga, hindi maubos yung tubig na naipon nyo galing kay storage tank. Kaya maglalagay din tayo ng check valve dyan, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Bubuksan ko lang to. Medyo mahina lang kasi mag-ano tayo doon, mababasa yung ating ginagawa, no, kinikilosan, guys. Yan. Buksan ko lang siya. Yan, galing kay storage tank yan. Tapos tatakpan natin para mas makita nyo. Yan, buksan natin konti pa. Takpan natin to. Makita nyo dito, ayan, walang nalabas na tubig. Pero konektado siya doon sa storage tank. Kasi nga, yan, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung check valve. Yan, para hindi bumalik yung galing kay, ano, kay storage tank. Kapag ka nagkaroon ng water interruption, guys, halimbawa, nagkaroon ng mga isa, dalawang araw o dalawang oras na water interruption, pag walang check valve, may tendency yung inipon nyo kay storage tank bumalik dito kay ano, kay service provider. Kasi nga walang magba-block or walang check valve na haharang sa kanya. Yun yung ating linya. Yun, no? Yung supply galing dito kay storage tank, papunta siya dito. May mga check valve tayo kasi ito,
iwasan natin mag-overflow galing kay service provider. Hindi mag-overflow itong ano, ating storage na. Kumbaga hindi dumaan yung tubig sa ilalim. So yung check valve naman na yun, yun naman galing yung storage tank, hindi bumalik kay service provider. Kasi pagka bumalik yan, yun naipon natin kay storage tank. Pag naroon ng tubig galing kay service provider, lalabas yun. Kumbaga para tayo nag-donate ng tubig. Na parang Jega? Ewan. Tapos ito, ito na yung galing sa metro. Eh, sa motor, sa water pump. Ayan, palabas na siya. Doon na rin natin dadaan. Yun na ito. Sa side na to, guys. Yun. Ito naman yung ginawa natin din sa loob ng storage tank. Yung dating faucet, yan, pialta na natin ng ano, float valve, ayan. Kasi nangyayari dito, yung faucet, pag na, ano nila, nawala ng tubig na nalabas, yun, sa, ano, sa gripo, tsaka nila bubuhayin to, tapos magpupuno sila, then, ano nila, kapag ka umawas na, tsaka lang nila papatayin. Ngayon, naglagay din tayo ng gate valve dito sa ilalim. Yan. Kaya hindi natin tinaas para hindi na sila akit pa sa ibabaw ng storage tank para lang i-off if ever merong gagawin sa loob ng storage tank. Alam ba, maglilinis. Ito kasi for maintenance purpose lang. Yan. Kumbaga, hindi nyo na siya kailangang i-on, i-off, miyat miya. Kasi kaya lang naglagay tayo nito. Alam ba, maglilinis ng storage tank. Or pangalawa, magpapalit ng float valve. Yun lang yung purpose nito, guys. Hindi niya kailangang i-manual on off para lang magpuno ng tubig. Kasi yun na yung trabaho ni ano, ni float, or sorry, ni ano, ni float valve. Ayan. Ito, guys, yan. Antayin na lang natin mapuno yung storage tank. Tapos yung linya nga pala natin dito, yung may mga gate valve. Discuss ko na rin sa inyo. Lahat yan, yung bypass na yan. Tsaka doon sa ilalim, yung bypass natin para ka service provider. May mga gate valve na yan. Hindi natin kailangan i-off yan. Kasi automatic na pong yung tubig is papasok. Yan, mga nialagyan ko lang yan. For maintenance purpose lang. Halimbawa, nasira yung gate valve, yung check valve, yung mga fittings niya, kailangan palitan. Tsaka lang natin ito i-off. Kumbaga, nang sa ganun is, hindi natin kailangan pa na ano, na pag nag-repair or may ginawa tayo, continuous yung flow ng tubig yan. Marirepair natin siya ng walang ano, hindi tumatagos yung tubig. Ito na, guys, yung setup natin. Napalitan natin siya ng mga tobo or ng PPR pipe. Naglagay na rin tayo ng bypass, gate valve, check valve, tsaka float valve. Yun. Kaya ano, itong ating water pump, kumbaga, ang priority lang niya, mabush yung tubig galing dito kay storage tank. Yun. Ano lang, may bypass tayo dito. Yun yung mas priority, guys. Kasi sobrang lakas talaga ng tubig dito sa San Pedro, guys. Yun yung papasok. Kumbaga, mas priority yun. Napapasok dun sa ano, sa ating ano, loob ng bahay, guys. Yan. Tapos ito, tiyatesting namin. Ito, pagkadating ng 40 PSI, magka-cut off na, guys. Or mamamatay na yung ating water pump, guys. Yan. Tiyatesting lang namin para ma-check namin kung may leak yung aming nilinya. Yan. Ito, ayan, nag-cut off na yung ating water pump. Tumigil na siya sa 40 PSI. Tapos, tiyatek natin sa loob kung malakas yung tubig, guys. Yan. Isa pa nga pala, yun, kapag sa, ano, so, storage tank natin, gagana yung water pump natin, magsisil yung storage tank natin. Ngayon, makikin nyo, galing niya kay service provider, makakit talaga dito, ganyan kalakas yung tubig dito, guys, sa Pedro. Hindi na niya antayin pang maubos or mag-empty yung ating ano, storage tank bago siya mag-fill. Once na nabawasan siya, kahit mga 1 inch lang yung gap niya from float valve, mag-fill na or magkakarga na talaga siya, guys.